Hi guys, this is Rob's Culture. Welcome to our channel. So, usapang presyo muna tayo guys. I-share ko sa inyo kung magkano na ba yung nag-asos namin sa pinapagawa naming house renovation. Tsaka yung mga detalye nito. So, tara guys, samahan nyo ako. So guys, nandito tayo sa front area namin. Ito muna yung discuss natin. Nung tinanover sa amin yung unit, wala pa itong talagang enclosure na to. Pero merong allotted si developer na 1.5 meters kung saan pwede kang magpa-extend o pwede mong ipa-enclose yung nasasakupan mo. Bali, nag-decide kami na pa-enclose na to o pa-extend yung front area namin para mas lumawak yung sakop ng unit namin. Kaya naman tumawa kami ng contractor na pwede gumawa ng front extension namin. So, bali pina-estimate namin kung magkano ba yung magagastos namin sa pagpapagawa nito. At binigyan kami ng presyo na 35,000 pesos. Bali yung 35,000 pesos na yun, kasama na yung labor at yung materials. Sa scope of work nun ay pag-i-stop sa buong front extension area at ang enclosure nito. Bali, pinalaster na rin nila tsaka kasama rin sa scope of work ay ang grills o window grills pati na rin yung pintuan o steel door. Tara guys, dito naman tayo sa back extension area. Bali, dito naman sa back extension area. Nung tinan over lang to, bali, sarado tong area na to hanggang dito. May CR dito. Meron namang alante 2 meters para sa pag-extend o kung gusto mo mag-extend at pa-enclose yung buong area para mas mapalaki yung unit. So, ang ginawa naman namin, nagpa-estimate ulit kami sa contractor namin kung magkano ba yung magagastos namin sa pag-extend ng back extension. So, ang binigay na premium sa amin ng contractor namin ay 120,000 pesos. Ang 120,000 na yon ay kasama pa rin ang labor at yung materials na gagamitin nila sa gagawing back extension. So, naalala nyo, meron ditong enclosure or existing CR nung tinanover sa amin. Dahil nga gusto namin mapalaki o ma-maximize yung area dahil pag nandito yung CR, feeling namin napakaliit ng area tsaka ang hirap gumalaw tsaka may hirap ipwesto yung mga gamit. Kaya naman nag-design kami na patibag o pa-demolish yung CR na nandito. Bali, kasama yun sa kontrata o sa scope of work na gagawin nila. Inibag nila yung buong area ng toilet and bath at ginawa nila, pinlaster nila yung tiniktik nila yung mga tiles tsaka pinlaster nila yung buong area ng CR para mas maging maayos yung area na ito. So kasama rin sa kontrata nila
ay ang pag-i-slap sa buong back extension area. Kung naalala nyo rin, meron din itong enclosure o sarado itong bahagi na to. Yung pagde-demolish itong CR, kasabay na rin yung pagde-demolish o pagtibag sa bahagi na to upang magawa nila ng bar cover. Bali, kasama rin dun sa kontrata na yun na yung slab para sa kitchen countertop, bali ito, tsaka itong area na ito. Kasama na rin yung mga abang para sa ref, tsaka sa gas range natin. Included na rin sa kontrata na yun ay yung mga electrical wires. Bali, isa, dalawa, tatlo, apat na outlet para sa red, gas range, tsaka range hood, pati na rin yung mga appliances na gagamitin pa. Kasama ka rin sa electrical wiring ay ang ilaw para sa track light, pati na rin sa field light, pati yung mga switches ito. So, bali kasama rin sa scope of work nila ay ang paggagawa ng panibagong CR. Dahil naalala nyo, pinatibag o pinademolish din namin yung existing CR nung pag-turnover. So, pinapinish na namin itong CR na ito, kasama rin yung sa kontrata. Kasama na yung tiles, pag-install ng tiles sa gilid, pati yung floor tiles. Ang di lang kasama dito, yung mga existing, patulad ng kubeta, ito pa rin yung existing, pati yung lavatory. Ito naman mga ibang fixtures na ito, patulad ng shower, tsaka yung mga towel rack, pati yung salamin, kami na yung bumili nito. Kasama na rin sa kontrata ay yung pagpipintura sa wall ng CR, pati na rin sa ceiling nito. Yung green light, pati yung exhaust fan, bali kami na yung bumili niyan. Pati pala tong pintuan na to. Kasi yung pintuan ng dating CR na damage nung dinedemolish nila yung dating CR. Diyan yung pinatibag namin yung dating CR o pinatimolish namin at nagpagawa kami ng bagong CR, kinakailangan ng panibagong plumbing works. Bali, plumbing works para sa toilet at plumbing works para naman sa kitchen area. Kinama na rin nila yung plumbing works o mga abang para naman sa gagawing toilet sa taas o sa second floor, pati na rin yung laundry area. At dahil nga may mga abang na tubo para sa second floor, sa gagawing toilet at saka laundry area, makaka-expose yung mga tubo. Kaya nag-decide kami na magpa-add o magpa-adjust ng pag-i-install ng ceiling. Bali, hinihan ulit kami ng 5,000 para naman sa gagawin ng ceiling na ito. Bali, ang pagbuwan na ginastos namin para sa back extension area ay 125,000 pesos. Para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung estimated cost sa pagpapagawa ng front at back extension area. Guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. Abangan nyo guys sa susunod na video natin. I-discuss ko naman yung iba pang ginastos natin sa mga ibang area ng pinapagawa nating house renovation.